kutsina! Hamulin yung babae na kailan! Bilis! Dali na! Tingnan naman, Ma'am Katrina nyo. Bakit dito kayo tumawag? Kakamustahin ko lang. Yung pinaghahanda ni Katrina ang pagdating ko. Oo. Nakagulo nga dito eh. Pati ba naman ikaw, Sheila? Pinagmumutuhan mo na rin ako. Kapag nasiguro mo ikaw nga ang nakita ko, hindi ako mamihinay na patayin ka ng paulit-ulit. Sige, yo. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho at marami pa kaming aasik kusuhin. Sige, yo. Bye. Para ka nakakita ng multo, ah. Wala. Nagulot lang kasi ako sa'yo. Kanina ko pa dyan. Sino ba yung kausap mo? Wala. Nanay ko. May nanay ka pa pala? Oo. Nasa probinsya. Tinawagan lang niya ako. Sige. Labas tayo mamaya. Sagot ko. Mukhang mayaman tayo ngayon, ah. Medyo. Ano? Basta ya. Sige. Mamaya. Oo. Marie, ngayon ka pa ba naman susuko? Gayahin mo ang nanay mo, hindi siya sumuko sa'yo. At kung nakikita ka niya ngayon, sigurado ako matutuwa yun. Dahil ito naman talagang gusto niya mangyari. Ang magkita-kita kayo magkakapatid. Nahihiya nga po ako sa sarili ko eh. Sinabi na sa akin na baby maker ang nanay mo. At parang lahat ng kasalanan ginawa niya na. Pero nung niyakap ako ni Aling Yonsa, parang naiintindihan ko na lahat. Parang si Ina yung yumakap sa akin. Minsan kasi sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao, nagagawa mo isakripisyo ang sarili mo para sa iba. Huwag lang mawala sa'yo ang minamahal mong tao. Oh, sige na, kumain ka na. Mahaba pang araw natin. Bakit? Saan mo ba tayo pupunta? Tayo sa munisipyo. Itingnan natin kung may nakarehistro ng Mrs. and Mr. Rivera doon. Ang sa akin lang naman, Bebe, kung meron kayong hindi pinagkakasunduan ni Abel, abay, pag-usapan yung dalawa. Mahirap yung nakatira kayo sa iisang bubong eh. Siya lang naman ho nagsusumiksik dito eh.
Bebeng, yun ang taong gumagawa ng paraan para makipagbati sa'yo. Sorry ko, Inay. Pero hindi ko po siya kayang kausapin eh. Baka kung ano lang ho lumabas sa bibig ko, dumating pa kami sa puntong ako kailangang umalis. Hiyaan nyo na lang ho kami ganito. Ano ko sa'yo? Ay! Minda! Ay, magandang hapon ho. Duman ako dun sa karinderya eh. Wala kayo, kaya dumiretso na ako dito. Mabutit na, pasyal ka. Ano? Ay, paghahanda kita ng merienda. Anong gusto mo? Hindi. Wag na. Busog naman ako eh. May balita na ho ba kayo tungkol kay Rina? O Ella, bakit? Wala naman po. Sabi po ni Ate Shirley na nandito na po kayo. Yung gulo-gulo po naman po sa baba. Eh wala naman po si Marie. So wala po akong magawa. Yan naman gusto ko sa'yo. Si Rina, sigurado kung mag-enjoy siya sa party. Sana po, nung nakita niyo si Aling Sheila, ay nasabihan niyo na sila. Anong sinasabi mo? Kasi po, hindi po ba? Nakita niyo pong bumalik dito si Aling Sheila. Ha? Anong alam mo? Mayroong party sa bahay at gusto ni Ella na nandoon kayo. Party? Ako, hindi ko nga maintindihan itong si Katrina. May padrama-drama pa. Kung hindi ko pa alam na natutuwa siya at wala na yung mga taong kinasusuklaman niya. Ano na naman kaya pumasok sa utak ng babae na yan? Eh, sino kaya magsisidatingan? Kailangan pa ba kami ni Bebeng doon? Ay nako, Nay. Kailangan ho natin pumunta. Ito na ho ang pagkakataon natin para makakuha ng balita tungkol kay Rina. Lakas talaga ang kutob ko na may kinilaman si Katrina dyan sa pagkawala ng bata. Sabi nila, magkasama daw si Sheila at Rina. Ano, Miss, meron ba? So, ayan. Magsama kayo sa kahanap nung sino Mr. and Miss Rivera ang hinahanap niyo. Hindi raw ho silang magkasama. Magkikita nga ho sana sila nung gabing yun, pero hindi siya sinipot ni Rina. Tinatanggi naman ni Rolly na sinamahan niya si Rina. Diyos ko. Nasaan na kaya yung batang yun? Huwag niyo na lang ho sana mababanggit sa mansyon niya tungkol kay Sheila. Kasi naipangako ho namin na hindi namin sasabihin. Sa mansyon, Minda, kayo lang ni Marie nakakaalam ito. Kaya nga ako, kailangan magmanman din kayo. Kung ano mong nangyayari doon sa loob. At tayo-tayo lang mo kasi magkakatulungan eh. Pinatawag mo raw kami. Ano nangyari kay Rina at Sheila? Pagtatalunan ba natin to? Ano pa bang kailangan ebidensya para patunayan sa'yo? Patay na sila! Julio, Julio. Ano ba drama to? Leche! Anong sinasabi ni Ella? Bakit ka
pangilan. Sorry, Katrina. Kasi... Eh, bakit pati ako kasama dito? Wala akong alam dyan. Paano wala? Ang gusto ko, isa lang isasagot natin kapag tinatanong tayo tungkol sa pagkaula ni Rina at Sheila para hindi tayo mabisto. Etong si Julio, kung ano-anong dahilan ang sinabi kay Ella, paano ko ibang dahilan ang sinabi ko? Di sumabit na tayo! Bakit ano ba sabi ni Ella? Ikaw ang nagsabi sa kanya, bakit akong tinatanong mo? Ano nga ba, Katrina? Well, para sa'yo, ang sabi ni Ella, ang sabi daw ni Julio, nakita ko si Sheila, pero pinabayaan ko siyang umalis dahil pinili niya yun. Wala na siyang pakialam sa akin, kaya wala na rin akong pakialam sa kanila. Ano pa sabi ni Ella? May sinabi ka pa bang iba? Wala. Pasalamat ka. Madaling paniwalain ang bata. Sa susunod, kung may gagawin kayo o sasabihin, ipaalam niyo muna sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Salamat, ha. Pakitingnan na lang kung mayroong batang babaeng Rivera na ipinanganak noong 1990. Anong pangalan? Hindi namin alam, eh. Ay, naku, pwede ba? Umalik na lang kayo pag alam niyo na yung pangalan ng hinahanap niyo. Miss, sige na. Saram naman ang sayon, pero. Miss, sige na, sige na. Alam niyo, bawal yung ginagawa niyo, eh. Kung hindi nga lang ako naawa sa batang kasama mo. Ay, naku. Ayoko na. Umalik na lang kayo pag alam niyo na yung pangalan ng hinahanap niyo. Albaryo ng buhay ko.